Okay, for today's video, ikukumpara natin ang best-selling SUV dito sa Pinas, ang Toyota Fortuner Q at ang Mitsubishi Montero Black Series. Ito ay ni-request ng isa sa mga subscribers natin. Dito sa video na to, aalamin natin ang differences at similarities nila. Okay? Difference number 1, price. Mas mahal ang Fortuner ng 76,000 pesos. Ito ang kanilang presyo. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 2, dimension. Sa length, mas mahaba ang Montero ng 30mm or 3cm. Sa width naman, mas malapad ang Fortuner ng 40mm or 4cm. At sa height, pareho lang sila ng sukat. Para sa akin, tabla lang sila dito. Difference number 3, engine. Sa Fortuner, 2.8-liter engine, naka-turbo, 4 cylinders at 16 valves. Sa Montero naman, 2.4-liter engine lang, naka-turbo din, 4 cylinders at 16 valves. Pagdating sa maximum power, mas mataas ang Fortuner na may 204 horsepower. Sa maximum torque naman, mas mataas pa din ang Fortuner na may 500 Newton meters. Parehong diesel engine at parehong naka-rear wheel drive. Sa transmission naman, ang Fortuner 6-speed automatic. Ang Montero naman 8-speed automatic. Specs-wise, para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 4, tires and wheels. Parehong may tire size na 265/60 R18. Sa Fortuner, eto ang kanyang mugs. Sa Montero naman, all black ang kanyang mugs. Aesthetic-wise, para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 5, fender. Ang Fortuner merong fender flares or black trim cladding. Sa Montero naman, ganito lang. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 6, step board. Sa Fortuner, all black. Sa Montero naman, black na may silver accent. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 7, bumper garnish. Sa front, sa Fortuner, kulay silver. Sa Montero naman, gloss black. Sa likod, sa Fortuner, matte black. Sa Montero naman, gloss black. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 8, black roof. Sa Montero lang meron ito. Sa Fortuner, meron yung higher variant, pero wala sa Fortuner Q. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 9, back door. Sa Fortuner, power lift. Sa Montero naman, power lift with kick sensor. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 10, seat. Parehong 7-seater SUV. Parehong leather ang material sa upuan. Sa front adjustment, parehong 8-way electronic adjust para sa driver at passenger side. Sa second row adjustment, pareho ding naka 60-40 fold. Pero sa Fortuner, may slide forward at slide backward. Sa Montero naman, naka-fix yung slide adjustment. Sa third row, sa Fortuner, 50-50 side fold. Sa Montero naman, 50-50 din pero forward fold. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 11, rear view mirror. Sa Fortuner, auto dimming. Sa Montero naman, day and night manual lang. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 12, overhead lamp. Sa front, parehong may sunglasses compartment. Pero sa Fortuner, naka-LED. Sa Montero naman, halogen lang kaya kulay yellow. Sa second row, sa Fortuner, LED. Sa Montero, halogen lang. Sa third row, pareho silang naka-halogen. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 13, meter cluster. Sa Fortuner, analog with small LCD. Sa Montero naman, full 8-inch LCD. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 14, key. Ito ang sa Fortuner, ito naman ang sa Montero. Difference number 15, shifter. Sa Fortuner, gate type. Ito naman sa Montero. Para sa akin, tabla lang sila dito. Difference number 16, driving mode. Sa Fortuner, may eco, normal, at sports mode. Pero sa Montero Black Series, walang drive mode option. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 17, parking brake. Sa Fortuner, manual parking brake. Sa Montero naman, electronic at may auto hold pa. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 18, air conditioning system. Sa front, pareho silang may dual zone auto climate. Pero sa Montero, may nano E purifying system. Ito ay tumutulong na maglinis ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang ginagamit pala nila dito ay Panasonic Nano E purifier. Sa second row,
parehong may AC control at 2 air vent. Sa third row naman, pareho ding may 2 air vent. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 19, front cabin. Sa Fortuner, may cold box at glove box. Sa Montero naman, glove box lang ang meron. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 20, airbags. Sa Fortuner, may 3 airbags, 2 sa driver, sa paa at sa ulo, at isa naman sa passenger. Sa Montero naman, merong 6 airbags, isa-isa sa front ng driver at passenger, isa-isa sa side ng driver at passenger, at isa-isa din sa side curtain para sa driver at passenger. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 21, sonars. Sa Fortuner, may 2 sa front at may 4 sa likod. Sa Montero naman, may 4 sa front at may 4 din sa likod. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 22, phone charging. Sa Fortuner, merong wireless charging at cable charging. Sa Montero naman, cable charging lang meron. Para sa akin, panalo ang Fortuner dito. Difference number 23, USB connectivity. Sa Fortuner sa front, isang USB. Sa second row, 2 USB. Sa Montero naman sa front, may 2 USB at isang HDMI. At sa second row, may 2 USB. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 24, 12-volt socket. Sa front, pareho silang may 12-volt socket. Sa second row, sa Fortuner, may isang 12-volt socket. Pero sa Montero, 220-volt socket ang meron. At sa third row, pareho silang merong 12-volt socket. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 25, caps. Sa front, sa Fortuner, merong 2 sa center. At meron ding tig-iisa sa AC vent. Sa Montero naman, 2 sa center lang ang meron. Sa second row, pareho silang merong 2 sa armrest. At sa third row, sa Fortuner walang lagayan ng caps. Pero sa Montero, merong 2 sa right side. Para sa akin, tabla lang sila dito. Difference number 26, trunk tool storage. Sa Montero lang meron ito. Ito naman ang kanilang trunk space. Ito sa Fortuner, ito sa Montero. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 27, grab handles. Sa top, pareho silang may 6 na grab handles. 2 sa front, 2 sa second row, at 2 sa third row. Sa front pillar, pareho silang meron tig-iisa. At sa second row pillar, sa Montero lang meron ito. Bali, tig-iisa bawat pillar. Para sa akin, panalo ang Montero dito. Difference number 28, safety features. Una, yung meron sa Fortuner na wala sa Montero. Number 1, blind spot monitoring system. Ito yung magdedetect na mga sasakyan na dadaan sa gilid. May audio warning at visual warning. Rear cross traffic alert. Ito yung magdedetect na mga sasakyan na dadaan sa likod. May audio warning at visual warning. Lane departure alert or lane keeping control. Ito yung tutulong sa'yo para di ka maalis sa linyang dinadaanan. Magagamit mo ito lalo na kapag ikaw ay naantok sa mga biyahe mo sa expressway. Ito naman ang meron sa Montero na wala sa Fortuner. Number 1, brake override system. Ito yung feature na lalamang yung function ng brake sa mga pagkakataon na naapakan ng driver na magkasabay ang gas at brake. At pangalawa, brake assist. Ito yung feature na mag-a-assist sa driver na isagad agad yung brake sa mga pagkakataon na dapat mag-full stop. Para sa akin, tabla lang sila dito. At eto naman ang kanilang similarities. Number 1, suspension. Sa front, parehong naka-double wishbone. Sa likod naman, parehong naka-multi-link. Number 2, brake system. Parehong naka-ventilated disc sa harap at sa likod. Number 3, antenna. Parehong naka-fin type antenna. Number 4, roof rail. Parehong may roof rail. Number 5, spoiler. Parehong may spoiler na may third brake light. Number 6, entry system. Parehong smart entry system. Number 7, side mirror. Parehong power adjust at power fold. Number 8, window. Parehong power adjust at auto rise. Number 9, door lock. Parehong may power lock at may central lock. Number 10, sun visor. Parehong may vanity mirror at ilaw para sa driver at passenger. Number 11, seat belt. Parehong 3-point seat belt sa lahat ng upuan. Walang naka-center lap belt or 2-point seat belt. Number 12, armrest. Parehong may armrest sa unahan at sa second row. Number 13, steering features. Parehong may audio control, parehong may tilt at telescopic adjust, at parehong may paddle shifter. Number 14, ignition system. Pareho silang push start. Number 15, head unit. Parehong 8-inch display.
Parehong may Apple CarPlay at Android Auto. At parehong may 4 speakers at 2 tweeters. Number 16, defogger. Parehong may defogger sa front at sa likod. Number 17, camera. Parehong may reverse camera at parehong may 360 camera. Number 18, battle storage. Parehong may tigdadalawa sa front at sa second row. Number 19, safety features. Parehong may vehicle stability control. Ito yung safety feature na tutulong sa iyo na maiwasan ang loss of control sa mga kurbadang daan or curve maneuvering. Ina-stabilize ng system na to ang sasakyan kapag na-detect ng system na nag-overdrag ka na. Pareho ding may hill start assist control. Ito yung feature na nagme-maintain ng brake pressure sa mga panahong nakaapa ka sa brake sa uphill areas. From the time na bibitaw ka sa brake, ang hill start assist ay mag-a-activate ng 2 to 3 seconds para huminto ang sasakyan at may time pa makalipat ang paa mo galing sa brake papunta sa gas. Pareho ding merong adaptive cruise control. Ito yung feature na pwede mong iset at i-maintain yung speed mo kahit hindi ka pa nakaapak sa gas. Hindi lang ito for convenience, makakatulong din ito upang makatipid sa gas dahil maiiwasan mo yung unnecessary change of acceleration. At panghuli, parehong may pre-collision system or forward mitigation collision. Ito yung feature na gagamit ng radar sa front. Ito yung magdidetect ng mga bagay sa unahan at kapag malapit ka na at di ka pa rin nakaapak sa brake, kusang mag-a-apply ang system ng brake ng sasakyan para di ka mabangga. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po sa aking channel.